So, hello, what's up mga ka-orange, mga ka-pongkan? This is Orange-Blooded Motomania. Welcome back ulit sa ating channel. So, today's video ay magagawa po tayo at magbabahagi po tayo ng isa sa mga DIY. Ito po yung pagre-repair ng sira nating brake master cylinder ng ating KTM Duke 200 and then KTM RC 200. So, meron po akong sample ngayon dito na ng sirang rear brake master cylinder. So, siya po ay ayaw na mag-pump. Kung titignan nyo, hindi na po nagpa-pump yung kanyang piston. Kumbaga, siya po ay nag-lock na. So, dahil dito, yung ating brake pads is laging naka-brake. So, ngayon, ang gagawin ko is titignan ko if marirepair ko pa po ba itong rear brake master cylinder na to or papalitan na po natin ng repair kit. So, meron akong nabiling repair kit. So, ito ay pang NS200 na repair kit. So, alamin natin kung mag-fit ko ngayon dito sa ating cylinder, master cylinder. And then, ayun, bali, nabili ko to siya ng for only 400 pesos. So, ito yung gagamitin natin na kung hindi na natin marirepair tong ating master cylinder. And then, bago ko po simulan yung ating video, ay gusto ko lamang pong i-shoutout yung mga tropa natin dito sa Bicol, yung KTM Bicol, and then yung United KTM Riders Club ng North Cotabato. And then, yung RC Boys of Iloilo. And then, isa sa mga subscriber natin na si Arner Spirito. So, shoutout po sa inyo dyan. Ride safe po kayo palagi. So, yun na nga po. Bali, bago natin simulan yung ating videos, ay kailangan natin ng tools and materials na gagamitin. So, unang-una dyan is yung ating ring lock. So, gagamitin natin itong ring lock na to para sa ating C-clip dito or circlip natin dito sa ating master cylinder. Pwede din yung mga long nose na merong maninipis yung dulo. And then, gagamit din tayo ng flat screwdriver para itulak mamaya itong mga, tawag ito, itong ring lock na to. And then, gagamit tayo ng WD-40 para malinisan natin yung mga nangalawang na dito sa loob. So, bali, yun lamang po muna. Bali, babaklasin ko po muna tong master cylinder. Titignan ko po kung pwede po siyang ma-repair or kailangan ng palitan ng repair kit. So, antabay ulit kayo mga ka-orange, mga ka-pongkan. Babalikan ko kayo in a few seconds.
So, ito na po yung ating binaklas na tawag nito, brake master cylinder. So, medyo natagalan ako sa pagbaklas dito sa piston na to. Nag-lock na po kasi sa loob at nung nakita niyo sa video, masyadong madumi yung kanyang piston. Nangangalawang na po yung parang washer niya dito sa taas. And then, itong plastic na to, sinira ko na lang po talaga. Gawa nga ng, hindi ko na siya matanggal. Hindi ko kasi matanggal to eh. Kaya no choice ako, sinira ko na lang to. Pero talagang papalitan na po natin yung set niya. Yung kanyang repair kit, papalitan na po talaga natin yung piston. Nangalawang na po siya. Yung spring, okay pa naman sana yung spring, pero papalitan na rin natin to. Then yung kanyang o-ring. So papalitan natin siya ng set na repair kit. So hindi na natin to gagamitin. Kawa nga ng hindi na siya, nangangalawang na rin siya at masyadong madumi na. So yun, bali medyo natagalan na po talaga ako sa pagtanggal kasi nag-lock na po siya sa loob. So ang ginawa ko, hindi ko kasi siya dito matanggal. So ang ginawa ko dito sa kabilang side, gumamit ako ng itong allen. Gumamit ako ng allen, tinusok ko siya dito. Tinusok ko siya dito, kahit anong tawag nito, basta kasya lang dun sa butas. Yung butas na yan, basta kasya lang. Tinusok ko dito, din pinukpok ko siya. Ayun. Tinamaan ata itong dito na side, so bumaba. So yun, bali papalitan natin, then tignan natin kung kasukat ba talaga yung tawag nito, yung NS200 na repair kit. So ito yung repair kit ng NS200. So, ito yung luma natin. So, yan yung luma. Ito yung bago. O-ring, ring lock, yung sa set, yung washer, then spring, then yung kanyang plastic. So, yun. Kung nalilito kayo, yun, susundin nyo lang yung, tawag nito, yung orientation ng rubber, yung kanyang washer na tawag nito. So tignan natin yung haba kung parehas. So the same yung haba, yung o-ring niya the same din, yung clip the same din, then may washer, and then yung parang sa spring, para sa spring to eh. And then yung spring niya, tignan natin yung kasukat. So hindi kasukat, gawa nga ng nag-lock na po kasi ito, luma na po kasi ito. So mas mahaba yung bago ngayon. Mas maganda to kasi maganda yung pump niya ngayon ito. So susundin lang natin yung tawag nito, kung ano yung orientation ng rubber, washer, and then yung para sa spring tawag nito. Ang tawag kasi dito is piston, buong piston. So ito. So yun, gagawin natin ngayon, ililipat lang natin to, i-assemble lang natin to. And then check natin kung pwede na ba. Check natin kung magiging okay ba tong ating rear brake master cylinder. So babalikan ko kayo in a few seconds.
yun na nga po mga ka-orange mga kapongkan. So natapos na po natin na na-repair yung ating brake master cylinder, yung rear brake master cylinder natin. So nakita nyo sa video, medyo nahirapan lang po talaga akong tanggalin yung kanyang piston. Tsaka nung nakita nyo sa video, masyado na siyang kalawang and then namumuna yung dumi dito sa ating piston. Kaya hindi ko na siya may repair. Kaya yun, ang ginamit nating, tawag nito, ulitin natin, yung ginamit nating repair kit sa ating brake master cylinder is yung NS200. Fit na fit po siya, worth 400 pesos lamang po siya. So yun na nga po, bali, nahirapan din kasi akong tanggalin to. So ang ginawa ko, yun, nasira. And then, wala na, hindi na magagamit to. Kasi nga, nangalawang na yung portion dito. And then, yun. Bali, as of now, okay na po yung ating rear brake master cylinder. So, nagpa-pump na po siya. Bumabalik-balik na po siya. At meron na po talaga akong hangin na lumalabas dito. So, yun. Bali, lastly, ibabalik natin tong rubber dito. So, yun. Bali, ganun lang po kadali. Hindi pala kadali. Pag nag-stock up na, medyo mahirap na siyang tanggalin. So, yun na nga po. Bali, meron pala akong nakalimutan na i-shout out. Shout out nga po pala sa South Classic Brotherhood from Cavite. So, ride safe po sa inyo lahat dyan, sir. And then sa next video natin is yung tawag nito, meron din po kasi ako dito ang tawag nito, front master cylinder ko. So kung nakikita nyo, nangangalawang din tong area na to. So itong area na to is okay pa naman siya, nagpapampa naman siya. Kaso nga lang, medyo nangalawang na. So kailangan nating tignan. Baka meron na din na damage dito sa loob. So, alam kong kapalit nito is same lang din po sila ng LS Rouser 135 na tawag nito, na repair kit. So, hindi ko lang alam yung price kung magkano siya. So, aalamin din natin. Ito yung next video natin. Lilinisin natin or di kaya papalitan natin ng repair kit. Itong ating master cylinder sa harap. So, yun na nga po mga ka-orange, mga kapongkan. Sana ay nakabahagi na naman po ako sa inyo ng isa na naman pong DIY. So, sa mga bago natin na nanonood dyan at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, ay huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung red subscribe button sa ilalim ng ating video. At kung gusto niyo pong ma-notify sa mga gagawin nating mga videos, ay meron din dyang bell icon na pwede nyong pindutin para mas ma-notify kayo. So, kung meron man kayong mga katanungan or meron mang kulang sa ginawa ko, pwede kayong mag-comment down below. So, yun na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, ride safe po sa lahat. Peace!